Hi, I'm Romeo Hoguan of Yung Boss Fan Channel. Yun po, pag-uusapan po natin ngayon ay ang power tools na not working, no? So, pang pips tip na po tayo. So, ito po yung sinasabi nating field coil. So, field coil po yung pang pips tip natin. So, yun nga po kung paano po siya i-trace or paano i-check yung field coil na hindi gumagana, kaya po not working, or yung field coil po na bad or yung good. Okay? So, mayroon tayo ditong apat na klase na field coil, no? So, nandito sa harap natin. Ngayon po, mayroon po tayong multi-tester. So, analog. Okay? So, analog po yan. Kasi po, pag nag-trace tayo ng field coil na open, good, bad, so kailangan po natin ng multi-tester. Okay? So, umpisa na po natin, no? Okay. So, game. So, of course, una po, itong una, so tingnan po natin, no? Visual check muna kung may tama siya, may open, okay? So, sa winding po, no? Sa winding natin titingnan. Then, tingnan na po natin yung plastic na to kung mayroong bubbles or wala. So, pag wala po siyang bubbles, ito at saka yung sa kabila, at saka yung dito sa likod, yan, at saka sa kabila din. Okay? Aside. So, kung wala po siyang bubbles, ibig po sabihin ay maganda po siyang field coil. Pero kailangan po natin i-check ito sa tester, no? So, sana po makita nyo, no? Kung paano ko i-test. Okay? So, yan po. Kailangan po yung tester natin ay naka X1 or X10. Okay? So, sa X1 po kasi medyo lubat na po yung battery ko kaya hindi ko po siya na-adjust, no? Okay? So, dito po tayo mag-adjust sa may X10. Okay? So, adjust ko po muna. Zero adjust kung naka-zero adjust po tayo. Okay? Para po makuha natin yung tamang reading, no? Okay? So, naka-zero adjust naman po tayo. So, yan po. Harap ko sa inyo uli para makita nyo po yung pointer natin kung gumagalaw o hindi, no? So, ito po yung way. Ito po yung line ng field coil natin. So, ito po yung line. Okay? So, ito yung in or out. Or ito rin yung in or out. So, depende po yan kung saan yung gusto nyo tawagin in and out. Dito rin po yung isang line sa kabila. Okay? So, of course, para po hindi kayo malito, so may pangalan naman po yan, may sa kabila, wala, no? So, dito ko muna iharap sa akin sa kabila yung may pangalan, no? Para alam ko. Okay? So, ngayon po, test na po natin. So, of course, dito po sa kabila yung kabilang probe natin ng tester, no? Tapos sa kabila din yung isa. So, ngayon po, titingnan nyo po sa may tester nyo yan. So, gumalaw naman po, di ba? Gumalaw yung pointer natin dyan. Okay? So, yan po yung pointer. Okay. So, mas maganda po, gawin nyo po 3 times. So, 1. Tapos, titingnan nyo po kung saan uminto, no? Tapos, 2. Kung ganun pa rin po, kung parehas po yung hinto nila. 3. Okay? So, hope po na nakita nyo yan na parehas po yung hinto nila, no? So, ibig sabihin, hindi po siya nagbago ng reading. So, good po itong kabilang side. So, ngayon po, ikot po natin. Okay? So, yan po. Ngayon po, itong kabilang side na naman po ititesting natin. So, ganun din po, tatlong way din or tatlong testing din natin gagawin. Okay? So, 1, 2, 3. Okay? So, of course, kung nakita nyo po, parehas din po yung hinto. So, visual check, okay siya. Wala siyang problema. So, sa multi-tester, na-check po natin yung terminal niya. Parehas po yung palo ng pointers natin, ng pointer ng multi-tester natin. So, ibig sabihin po, wala po talagang problema yung multi-tester natin. No? Ay, multi-tester yung field coil natin. No? Wala talaga problema kasi parehas yung palo dito, parehas din yung palo dito. So, wala po siyang pinagkaiba doon sa may multi-tester natin pag-test. So, yun niya po. Kung mayroon pong
discrepancy or ano po yung tawag nyo dyan na hindi po nagpantay, hindi po nagparehas yung reading ng pointer natin pag hinto. So kahit isang guhit po yan, ibig sabihin po may defect yung field coil natin. So pwede po yun yung cause ng hindi pantay yung resistance niya. So pwede po mag-spark, no? Pwede po mag-spark. Okay? Hindi pantay resistance. Iba yung resistance dito sa kabilang winding, iba yung resistance sa kabilang winding. So may problema po yun. Kailangan po parehas yung reading ng multi-tester natin sa dalawang winding. Okay? So far po ito is good na field coil kasi galing po ito sa good na unit natin na gumagana talaga. Okay? So tapos na po yan. So next po, ito yung pangalawa. Okay? So testing din po natin, same po, ganun din. Okay? Sa multi-tester. So kung parehas po yung palo, no? Ganun pa rin po, no? Okay. So kahit hindi naman po natin ang tayo na huminto. So okay? Okay. So mostly po pare-parehas lang naman sila ng palo. So ibig sabihin sa winding natin, sa resistance ng winding natin ay wala po tayong problema, no? Wala tayong problema sa resistance ng winding natin. Ibig sabihin parehas lang po itong winding natin. Okay? So visual check, ganun din po. Che-check nyo yan kung may bubbles. Ibig sabihin po nakaranas na po ng puwersa yon or overload. So uminit na po yung winding natin, then nagkaroon ng bubbles dito sa plastic, ibig sabihin po may kunting diferensya na po yung field coil natin. So makikita nyo po dito yan mamaya sa dalawang field coil natin, no? So far po ito, good din po ito. So kung bakit po pinalitan natin ito ay dahil may tama po dito ng kunti. Okay? So kung makita nyo po sana dyan na may tama po yung winding kunti dito. So yun po kaya pinalitan natin yan. Okay? So far po, okay rin to. Yun lang po kaya pinalitan dahil dito. Okay, so far wala po. So next, yung pangatlo po. So kung nakita nyo po yung pangatlo, mayroon na pong bubbles, di ba? So yan. Tapos sa kabila. So yan, mayroon din bubbles. Dito rin po sa may kabila, mayroon din po. So yan po, kung nakita nyo po yung bubbles dyan. Dito po, sa kabila, yan, kung nakita nyo po yung bubbles dito, compare nyo po talaga dito sa plane, okay, sa plane talaga, no? So, yan, wala talaga problema, no? Okay, so, dito po, kitang-kita. So, yan, at saka ito, so, apat po yan, kabilaan, so, yan, yan, okay? So, may bubbles po kayo nakita, di ba? Yan po, so, nakita nyo po yan. Okay, so kitang-kita po, di ba? Yan. So ibig sabihin po, nakaranas or nakaramdam po ito or talagang pinirsa po siya para po uminit, para po nag-overload. So kaya po nagkaroon talaga siya ng bubble sa plastic. So ito po, matik, pag nakita nyo po yan, defective na po yung field coil natin. Kahit po itesting natin sa multi-tester, kung gumagana, okay, so yan po, gumagana siya, no? Gumagana. Okay? So, gumagana. Parehas po gumagana, no? And then, parehas po pantay yung palo, no? Okay? So, parehas po pantay yung palo. Ibig sabihin po, yung resistance ng winding natin, same pa rin po kahit nakaranas na siya ng overload. So, same pa rin po yung resistance ng dalawang winding natin. Pero yun niya po, matik po, pag may nakita po tayong bubbles, matik po yan na defective na yung field coil natin. Hindi na po natin pwede gamitin kasi malakas na po ito mag-spark. Okay? Malakas na sa mag-spark. So far, wala po tayong nakikita ang problema na not working, kundi yung mga overload lang. Okay? So, ito po yung pang-apat. Okay? So, ganun pa rin, test pa rin natin yan, multi-tester. Okay? So, yan po. Kung nakita nyo po, hindi talaga pumalo yung pointer ng multi-tester natin, ibig sabihin,
not working po itong field coil natin. So, yan po yung tinatawag natin na open winding, no? Open winding. So, sa kabila po, test natin. Okay, so ganun din po. Hindi rin po siya gumalaw, no? Okay, so hindi rin po siya gumalaw. Kita nyo naman po, gumagalaw yung multi-tester natin, di ba? Okay. So, yan po, gumagalaw. Pero pagdating po dito sa field coil natin, hindi po talaga siya gumagalaw. Okay? So, wala po talaga. So, ibig sabihin po, dead set talaga tong field coil natin or open po talaga yung winding niya. So, yun niya po. Kasi po talagang itong field coil na to ay pinirsa po talaga, in-overload po talaga ng husto. So, ngayon po, nag-melt na po yung plastic. Yan. Okay? So, nag-melt na yung plastic. Ganon din po sa kabila. Okay? Ganon din po sa kabilang side. Okay? So, nag-melt na po talaga. Ito po yung talagang na-overload na yung power tools natin. So, sunog po talaga yung field coil natin. So, bumigay po talaga yung mga winding dito para po mag-open siya. Kaya po, hindi na po talaga gagana siya. Dead set na po talaga. So, hindi na po yung, hindi na po umaandar or not working na po yung power tools natin. Dahil po, open na yung winding ng field coil natin. So, so far po, yun lang naman ang pag-check ng field coil, no? Na not working or power tools na not working, di ba? So, simple lang. Kung mayroon kayong multi-tester, so, napakadali lang po i-trace yung not working na power tools sa field coil natin, okay? So, kuha lang kayo tester, lagay nyo lang sa X1 or X10, tapos siguro saguraduhin lang na pumapalo. So, yan, okay? Then, tsaka na natin i-test yung field coil natin kung may resistance or wala or yun niya, open, hindi gumagalaw yung multi-tester natin. So, napakasimple lang po. Kung may multi-tester po tayo, wala ka hirap-hirap po mag-test ng field coil natin. Okay? So, I hope po na maliwanag, no? Malinaw. So, if ever po na may question po kayo dyan, so, wag po magtanong. So, magtanong po tayo, comment po tayo sa mga comment natin dyan or doon po sa YouTube natin. So, pwede naman po mag-comment dyan sa Myung Boss Fan Channel, no? Sa YouTube, Myung Boss Fan Channel. Okay, so, pwede po kayo mag-comment kung mayroon pa po kayong katanungan doon. Okay? So, yun nga po, ulitin natin. Pag-test, no? So, isang winding sa kabila. So, dapat po parehas yung pantay ng multi-tester natin para po yan yung sinasabi natin na good yung resistance ng winding. So, parehas po. Wala ka problema. So, yun nga po. Nung tinesting natin yung tatlong field coil, parehas po yung resistance. So, ibig sabihin, wala po problema yung resistance ng winding natin. Pero, yun nga po, dahil may problema po ito na may tama, kaya pinalitan natin. Then, ito naman po yung isa ay nakaranas na po ng overload. So, nagbubbles na po yung plastic, kaya pinalitan din natin. Ito naman po, nakaranas na siya ng overload, bubbles na, open pa yung winding niya. So, talagang totally, mapalitan na po talaga silang dalawa. Okay? So, yun po, napaka-iksi lang po ng pag-trace natin ng not working na power tools pips tip. No, pang fifth step na po ito, field coil. So far, tapos na po yung session natin. So, again po, maraming salamat sa inyo, sa mga viewers natin dyan. Maraming salamat. So, keep safe and healthy. Then, yun nga po, kung may question, so question na po, comment lang po dyan sa ano natin, no, sa YouTube channel natin. Okay? So, sa mga nag-subscribe po sa Myung Boss Fan Channel, maraming salamat po. Hope na madagdagan pa yan, mapaparami pa yan. Okay? So, thank you so much. And, of course, see you again sa our next video natin. So, sa mga pagsubaybay niyo sa atin, sa mga video natin diyan, thank you din.
And of course, yon. Ingat-ingat tayo lagi. Okay? So, doble pa rin ingat. So, thank you so much. And I say bye-bye. Maraming salamat. Okay? Thank you.